Magandang tanghali sa inyong lahat! It's me again! Napapasayaw ako! It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating funny bagong video! Yeah! Bakit naman ganito? Wag! Napapasayaw ako! Eto! Eto na nga, mga minamahal! Eto, mga minamahal, meron tayong pag-uusapan! Patayin nga muna natin tong sound system natin. Improve! And then, ganito mga minamahal, meron pong hindi umubra. Hindi po umubra ang appointed son of God. Kanino siya hindi umubra? Ang appointed son of God ninyo ay nilampaso po ni Court of Appeals. Kawawa naman si appointed son of God. Kawawa na nga si ano, si self-appointed designated survivor eh, dahil nga lumagapak ang survey, pati ba naman si appointed son of God kinawawa din ng Court of Appeals. Hindi kasi mga minamahal, ito yung balita. To basahin natin na. Damay pati SMNI. Court of Appeals freeze asset of Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. So, hindi lang po yung asset ni Kibuloy ang pina-freeze po. Hindi lang po asset ni ano, ni appointed son of God. Pati din po asset, lahat, lahat po ng related sa kanya. Yung network na SMNI, yung Kingdom of Jesus Christ, tawag pa dito, ano pa ba yung mga nakarelate sa kanya? Yung SMNI, Kingdom of Jesus Christ, yung mga broadcasting niya, lahat po ng related sa kanya ay naka-freeze. Kawawa naman si appointed son of God ba? Diba? Oh, madaming natuwa! Ba't kayo natutuwa? Habang kayo ay natutuwa, yung mga dilis, ngumangawa sa kakaiyak! Bakit ngumangawa sa kakaiyak? Eh wala, yung puon nila. Tingnan nyo, na-freeze. Freeze na nga sa US, pati ba naman sa Pilipinas, freeze pa din. Ay, hindi lang basta-basta yung ano dyan, yung hindi lang basta-basta ang institusyon ang nag-freeze dyan, ha? Court of Appeals na mismo ang nag-freeze. Eh, akala ko ba, sabi ni Kibuloy, kaya niyang pa-stopin lahat ng mga bagay-bagay at kaya niyang hulaan ng mga papunta sa mga future. Diba sabi niya yon, kaya niyang pindutin ang vibrator ng mundo. May pag-ganon-ganon pa siya. Eh, ba't hindi mo napahinto yung ano, yung AMLAC, yung money launderer. What? Money launderer? Yung money laundering sa kanilang pag-request dito nga sa Court of Appeals na pa-istapin itong mga asset mo. Diba? Oh, bakit hindi mo napigilan yung AMLAC, yung money laundering, para nga hindi mapa-freeze yung asset mo? Oh, mukhang powerless na ata itong si Kibs. Kawawa naman. Bakit? Bakit under sa money laundering? Kasi 'di ba ano, pag yung pera galing sa masama, kino-call out 'yan ng antay ano ng AMLAC. O, paano naging pera ng masama? Ganito, mga minamahal. O, diba si Kibuloy ay certified pugante tapos may kasong qualified human trafficking? Eh, masama yon yung qualified human trafficking na nandoon nang galing yung pera niya. Bakit? O, pinagilimos niya yung mga bata. O, mga 15, minor. Tapos yung mga OFW. Basta lahat po ng sumusuporta sa kanya na naniniwala sa kulto ni Kibs, na mga nagpauto naman.
Diba? O, namamalimos. Okay, pasok po yun sa qualified human trafficking. Eh, buti na nga lang, magdasal ka pa, Kibs. Naku. Buti nga lang, freeze lang yung nangyari sa'yo. Uy, kahit freeze lang yung nangyari, mabigat to ah, kasi hindi na nila magagamit yung pera na yon, kasi freeze na. Diba? Naka-freeze. Kumbaga talagang hindi mo na magalaw. As in freeze. Frozen. Naka-freeze. Diba? Naka-ano, talagang steady lang siya. Hindi mo siya pwedeng buwagin, galawin, pukpukin. Basta naka-freeze lang. Diba? Nandyan yung pera mo. Hindi naman gagalawin yan ng gobyerno. Hindi pa naman yan kinukonfiscate, diba? Kasi hindi ka pa naman nahatulan. Pero, once na mapatunayan na yung pera mo talaga ay galing sa masama, ako, Kibs, magdasal ka na. Dahil iko-confiscate yan ng, ano, ng gobyerno. Awawa naman itong si Kibs. O, diba, tinransfer niya yung pera dito kay, ano, kay, tawag dito, kay Duterte. Ah, may magko-comment. Diba, diba, Mima, pinatransfer niya na yung kanyang mga ari-arian kasi si Duterte na ngayon yung tagapag, ano, hari-harian na ng mga asset ni Kibuloy. Nako, malaking problema din dito kay, ano, kay Duterte. Bakit? Kasi lahat po ng related dito nga kay Kibuloy ay pasok po sa pagka-freeze galing po sa AMLAC. Yan po yung sabi ng Court of Appeals. So, yung pera po kasi na nandoon kay Digong or yung mga ari-arian is nanggaling kay Kibuloy. So, related, edi ano talaga yan, freeze din yan. Kaya mukhang problemado din dito si Digong. Saan kami kukuha ng budget? Saan kami kukuha ng pera? Saan kami kukuha ng ano namin, ng panghakbang ng mautog namin? Ay, guys, yung pera na ano, ha, mostly ang nagpa-fund dyan si Kibuloy. Oo, mga minamahal, oh, yung vlogger na pumunta doon sa Hong Kong, funded yun ni Kibuloy. Yan yung sabi ng isang vlogger ni Kibuloy na nakausap ko. Diba, may record pa nga tayo, mga minamahal eh. Oo, ha? Basahin natin balita. Basahin natin ang balita. Oh, sabi dito, damay pati SMNI, Court of Appeals freezes asset of Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. The Court of Appeal has ordered the freezing of bank accounts and asset of fugitive relief. Nako po! Bakit nyo tinawag na fugitive? Naka, magmamaktol na naman ng KOJC! Bawal tawagin na pugante si Kibuloy kasi patron nila yan. Every time na tinatawag na fugitive si Kibuloy, talagang naiinis sa galit. Halos matay na sa galit, sa kakangawa itong KOJC. Huwag niyong tawagin pugante yan. Huwag niyong tawagin, go, go, go. Don't stop. No, 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 don't stop. Huwag niyong tawagin, don't stop. Ano yun? Wildflower. So, fugitive religious leader Apollo Kibuloy, the Kingdom of Jesus Christ and the Sunshine Media Network or SMNI, Church Broadcast Arm. Ang dami palang inano, ang dami palang ano, hinold. Oh, in a 48-page resolution dated August 6. Naku, August 6, kailan yun? August 6, 2 days ago. Obtained by Politico, the CA, Court of Appeals, said there was a reasonable ground to believe that the bank account link to Kibuloy are indeed linked to unlawful and predicate crimes. O, kabilang na doon yung human trafficking as na sinasabi ko sa inyo. Namely, qualified human trafficking, sexual and child abuse, conspiracy to engage in sex trafficking. Nakong bigat nito. Sex trafficking of children, conspiracy, marriage fraud, and misuse of visas, bulk cash smuggling, and money laundering. Nakong. Ito yung ano, yung sa misuse of visas, di ba? Yung sa mga OFW nga yan, na kaya nakakapagpasa sila ng pera above the limit kasi iba-ibang ginagamit nilang ano, pangalan. So, di ba, napanood nyo na yan sa Senate hearing. Yung bulk cash of smuggling din. Ako, Diyos ko po, kaya nga, dapat tama lang yung ginawa ng AMLAC. Saludo! Saludo sa AMLAC!
Yada, saludo, saludo. So, in order to avoid hindi, wag na natin 'to basahin mga minamahal kasi mahaba 'yan. Pero sa madaling ano, sa madaling pagpapaliwanag, ito pong mga ari-arian ni Ibuloy, bukod sa kanya, bukod sa ari-arian niya, naka-freeze din po 'yung mga related sa kanya. 'Yung broadcasting company niya, 'yung SMNI, lahat KOJC, 'di ba? Lahat po ng related sa kanya, lahat po ay pina-freeze ng Court of Appeals dahil yung request po ay ang nag-request po doon ay yung ano AMLAC, yung money laundering. So na-request nila na ipa-freeze itong mga asset ni Kibuloy. So inaprubahan naman po yun ng Court of Appeals. So ngayon problemado. Madami po yung problemadong mga DDS, mga minamahal. Kabilang na nga po dito yung mga D-list na mga naghahakbang maisog kasi mostly funded yan ni Kibuloy. Oo, funded po yan ni Kibuloy. So ngayon, saan sila kukuha ng budget? Eh, may digong pa naman. Diba? Pero madami po ang nag-benefits dito kay Kibuloy. Bakit? Dahil unang-una, mga minamahal, nag-benefits po sila doon pa lamang po sa ano, tawag dito, pagpunta nila ng Hong Kong. Pagpapasweldo sa mga network broadcasting na mga fake news na yan. Problemado sila, oh. Saan nakukunin ni Kibuloy ang pampasweldo? Yung pampaayos pa ng kanyang kingdom. Hindi pa nga tapos yun eh, 'di ba? Yung kingdom niya. Tapos ipe-praise na agad, oh, 'di ba? Kawawa. Deserve. 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 Ay, nililin namin ko mga minamahal, freeze pa lang yun ha. Pina-freeze pa lang. Hindi pa naman po sasabihin kukunin ng gobyerno. Hindi po yan papakilaman ng gobyerno, pina-freeze lang. Hanggang sa mapatunayan, kung mapatunayan na guilty man siya, doon pa lamang po kukunin niya ng gobyerno. Hanggat hindi pa napapatunayan na guilty, mananatiling freeze. Pero masakit na din yun kahit freeze lang ha. Bakit? Kasi mga minamahal, hindi niya na magagalaw yun. Nandyan yung pera pero hindi niya na magagalaw. Lahat, ari-arian, pera, lahat, hindi niya na magagalaw. Hanggang sa dumating yung punto kung mapatunayan na siya man ay guilty or not. Kapag napatunayan, doon niya palang magagalaw yun. O kunyari, hindi siya guilty, eh pwede niya nang magalaw yun. Eh pag napatunayan na guilty, oh, ikukumpiskahin po ng gobyerno yun. Yun nga yung kinakatakot ni Kibuloy noon, diba? Na ang gusto niyo, lahat ng mga pinaghirapan ng ano, ng Kingdom of Jesus Christ, ang kinin ninyo. Ah, ginaganon niya ang gobyerno. Ngayon, kakasabi mo ng ganon, nagkatotoo. Hindi pa naman inaangkin. Pinipreeze pa lang, naka-freeze ka pa lang, hindi pa inaangkin. Pero sana dumating na din sa punto na angkinin na yun at ibalik yung pera na yun para sa ano. Ibalik yung pera na yun sa mga Pilipino. Itulong, di ba? Kasi galing din yan sa mga Pilipino yung pera na yan eh. Ginamit mo. Lakas kasi mga uto ni Kibuloy. Hanggang ngayon, madami pa din siyang nauuto. Diba? Noon, meron silang panibagong palabas, 20 million daw. O, 20 million, kung sino daw makakapagturo. Kung sino daw yung nagpabuya ng 10M. Niwala kayo doon, no? Ilabas nyo muna yung pera nyo. Nakikipaggaguhan talaga to sa gobyerno sila Kibuloy, no? O, sige, play the player. O, ha? Pinaglalaroan nyo ang isang manlalaro. Sige, maglaroan kayo. Tingnan natin kung hanggang saan yung kaya ninyo. So, yun po guys yung update natin ngayon. Kakalungkot na. Mga D-list lang naman yung malulungkot dito. Hindi tayo kasama sa mga malulungkot. Natutuwa tayo, magandang balita yan eh. Oh, dami nga nag-comment, oh, magandang balita yan, Mima. Maganda naman talaga. Oh, nalulungkot lang dito sila. Silang mga D-list at mga kulto ni Kibs. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.
Naka-rehearse pa lang si Mima kasi alam nyo naman, di ba, minamahal, galing tayo na Manila. So, hindi ko comfort zone yung na, tawag dito, na rent nating, ano, condotel. Parang siyang Airbnb. Kasi parang hindi siya soundproof eh. Eh, yung dito sa studio ko soundproof, kahit magngangangawa ako, wala akong maririnig. Diba? Doon kasi nahiya ako magsalita kasi parang yung katabi kong ano doon, parang Chinese, parang eh, yung Xiongxing, yung ganyan. Pero by the way, maganda ha, yung Shore Residence Hotel. Medyo pricey nga lang, pero maganda siya. Isa siyang condo na parang Airbnb. Anyway, yun guys, ingat mga minamahal.